Bago tayo magsimula mga kabayan, narito ang panibagong katanungan. Medyo mahirap to pero sana masagot nyo. Ako ay may kaibigan, ngunit nawawala sa dilim. Ano ito? Kayo nang bahalang sumagot mga kabayan, maligaya akong babasahin ng ating comment section, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Tinignan ni Ella ang tangkay na nasa palad. Maliit lang ito at kulay itim. May katanungan man sa isipan ng dalaga, hindi naman niya mahanapan ang sagot. Ano kaya ang bagay na kanyang hawak at bakit sinabi ni Manong Osho na huwag itong wawalain? Lumapit sa kanya si Paolo. Ang sabi ay umuwi na lang sila. Kumunot naman ang mukha ng dalaga at sinabing gabi na din. Kaya't magpaumaga na lang sila doon sa lugar. Napangiti naman si Paolo sa mga katagang binitawan ni Ella at ganun din si Alberto. Batid nilang nais na ring umuwi ni Ella, kaya hinayaan na lang nila ang desisyon nito. Yun na nga ang nangyari. Pauwi na sila ng Ormoc. Sa mga sandaling ito ay kakalabas pa lamang ng araw. At habang nasa biyahe, nakita ni Ella na tila iritado si Alberto sa sarili. Kamot ng kamot sa ulo at pinagpapawisan ang muka. Kaagad niyang naalala na may sakit si Alberto na kutukuto. Sakit na bigay niya sa binata bilang tanda. Naawa si Ella at parang kinurot ang kanyang puso. Sapagkat sa kabila ng lahat ng ginagawa niya, nanatili pa rin magpakumbaba at hindi man lang natatakot na ilaan ang buhay para sa kanya. Napagtanto niyang lubos ang pagmamahal ni Alberto. Ngunit magpasaganon pa man, tinatagan niya ang sarili at hindi kailanman magigiba ang kanyang prinsipyo. Kumuha siya ng kaperasong papel. Nilagyan ng kataga at inabot kay Alberto. Sinabihan niya itong huwag kalimutang gamitin ang gamot. Ngumiti naman ang binata at tumango. Pagdating nila malapit sa tahanan, biglang kumabog ang dibdib ni Ella. Nakita niyang maraming tao sa labas ng tahanan. May dalawang pulis sa paligid ng kalsada at nakarinig siya ng malakas na iyak. Galing ito sa bunso nilang kapatid. Nakita niyang biglang tumakbo si Paolo patungo sa loob ng bahay at sumigaw. Nagkatinginan si Ella at Alberto. Napamura ang binata at kaagad nagtungo sa loob. Habang si Ella naman, natulala at hindi na malayang lumuluha na ang mga mata. May nangyaring masama sa kanilang tahanan. Muli niyang narinig ang paghagulgol ni Wally. Dito na siya nagkaulirat ng banggitin ang pangalan ng kanilang nanay. Sumiksik si Ella sa mga taong nakatambay sa harapan ng kanilang bahay. Hanggang sa bumungad sa kanya si Wally sa gilid ng tindahan na nakaupo at umiiyak. Niyakap siya ng kapatid at sinabihang patay na si Nanay Clarita. Pinagsukluban ng langit at lupa si Ella. Pagpasok niya ng tahanan, nakita niya sa mahabang upuan sa sala ang kanyang nanay. Maputla at nakapikit ang mga mata. Balot ng kumot ang kalahati ng katawan nito. Napahagulgol si Ella nang makita ang sinapit ng ina. Binalikan niya si Wally at tinanong kung ano ang naganap. Umiling lang ang binata. Hindi ito nagsasalita at patuloy lang sa pag-iyak. Hanggang isa sa mga tao doon ang nagsalita. Madaling araw, mga alas 12 nang biglang sumigaw si Nanay Clarita. Nagkalabugan ang tahanan at inakala pa nilang may nag-aaway. Ngunit bigla ding tumahimik. Hanggang sa nagsalita na si Wally, ang sabi nito,
Bigla siyang nagising sa sigaw ng nanay dahil meron itong kaaway. Ngunit hindi niya ito nakikita. Bukod sa madilim ay sobrang itim pa nito. Ate, maayos naman si nanay pagtapos nun eh. Ang sabi niya matulog na lang daw ako uli. Tapos kaninang umaga nakita ko siya sa pintuan ng kusina, nakatiwangwang na lang eh. Wika ni Wally. Narinig niya pa sa ilan sa mga naroon na baka nilooban sila. Hanggang sa dumating na ang ambulansya. Ngunit huli na, patay na si Nanay Clarita. Nagmungkahi na lang ang otoridad na dalhin nila sa morgue ang bangkay. Subalit tumanggi si Ella at sinabing hayaan muna sa kanila ang bangkay hanggang hapon. Sila na ang maghahatid sa morgue. Ang totoong pakay ni Ella ay ang alamin ang kinamatay ng kanyang ina. Hindi naman tumanggi ang otoridad dahil ayon sa mga pulis, iimbestiga nila ang pagkamatay nito. Pero natitiyak ni Ella na hindi pang luloob ang dahilan. Nang makalis ang mga tao at sila na lang ang natira sa bahay, biglang dumating si Aling Lusing. Nakiramay ang matanda at nagulat din nang makita si Ella. Kinausap niya ang dalaga kung bakit tila kakaiba ang presensya nito. Ngunit hindi na nagsasalita si Ella. Umiiyak lang ang dalaga habang pinagmamasdan ang kanyang ina na wala ng buhay. Sinisisi niya ang sarili. Kung hindi lang sana siya nagmatigas, hindi ito mangyayari. Pagsapit ng tanghali, dito na inumpisahan ni Ella ang pagsuri sa bangkay kasama ni Tandang Lusing. Seryoso ang mukha nila, hanggang sa may napansin ang dalagang maitim na ugat sa batok ng ina. Pagdilat niya sa mga mata ng nanay ay purong kulay pula. Sobrang lakas ng pinsalang tinamo sa loob ng katawan. Isa lang ang ibig sabihin. Kulam ang tumama sa nanay. Iha, kung hindi ako nagkakamali, kapwa niya mang kukulam ang may kagagawan. Wika ni Aling Lusing. Yun din po yung nasa isip ko. Wala naman pong ibang gagawa nito kung hindi ang kalaguyo ng hayop kong ama. Humanda siya sa akin. Humanda siya. Wika ni Ella. Nagtanong si Aling Lusing kung sino ang kalaguyo. Ngunit hindi na sumagot pa si Ella. Naiintindihan kita, iha. Nagpunta ang nanay mo sa akin nung nakaraang araw. Magpapatulong dahil umalis ka daw at pinasundan ka pa sa kapatid mo at isang kaibigan. Pinuntahan mo ba ang tatay mo? At saka, ramdam ko sa katawan mo na may iba pang manggagamot na pumapalikod sa'yo. Malakas siya, iha. Hindi biro ang poder na inilagay niya sa katawan mo. Wika ni Aling Lusing. Isang ermitanyo po. Siya din yung nagtanggal ng sumpang na ibalik sa akin. Hindi na po importante yung tungkol sa kanya, Aling Lusing. Kailangan ko munang maasikaso yung lamay at libing ng nanay ko. Pagkatapos nito, wala nang pipigil sa akin para patayin yung sarili kong ama, pati na din yung kasama niya. Wika ni Ella. Tumulong si Aling Lusing sa pag-aasikaso. Siya na din ang nagdadasal tuwing gabi at tagapayo kay Ella. Sa araw ng libing, sa hindi malamang dahilan, umugong ang balitang namatay si Aling Lusing. Sobrang nagulat ang pamilya nila. Matapos maraos ang libing ay tinungo ni Ella ang bahay ni Aling Lusing. Nakahimlay ito sa papag sa itaas ng bahay. Lumapit siya at sinuri ang bangkay. Hanggang sa nakita niya ang kaparehong bakas na nakita niya kay Nanay Clarita. Napamura si Ella. Lumabas ng bahay at nagtanong kung ano ang naganap. Ayon sa pamilya ni Aling Lusing,
Nadatnan nila ang matanda na nasa kwarto at hindi na nagigising. Sa mga sandaling ito ay punong-puno na si Ella. Parang wala sa sarili habang binabaybay ang daan pa uwi. Nang makarating sa bahay, nadatnan niya ang mga kapatid na nakatulala lang sa sala. Dama ang sakit ng pagkawala ng kanilang nanay. Habang si Alberto naman, nasa kusina at nag-aasikaso ng makakain nila. Nagmamadali si Ella. Kaagad na naghanda sa pag-alis, ngunit binabantayan siya ni Alberto. Sinuyo siya ng binata at sinabihang huwag nang ituloy ang binabalak. Ngunit galit na si Ella. Hindi niya napigilang sampalin si Alberto at sinabihang pakialamero. Hayaan na lang siya sa gusto niyang gawin. Para saan pa ba yung gagawin mo? Gusto mo bang mamatay? Hindi ba sapat yung naranasan mo? Pero sige, kung yan ang plano mo, sasama ako. Hindi mo ko mapipigilan. Wika ni Alberto at napaiyak na lang si Ella. Lumuhod sa sahig at humagulgol. Muli naman siyang sinabihan ni Alberto na kumalma at mag-isip ng tama. Magplano bago gumawa ng hakbang at siguraduhin hindi mapapahamak. Patuloy lang sa pag-iyak si Ella. Lumapit sa kanya ang bunso at niyakap ang dalaga. Habang si Paolo naman, nagdabog at sumigaw dahil gusto niyang maghiganti. Nataranta si Alberto at hindi alam kung ano ang gagawin, sapagkat pati si Paolo ay balak ng puntahan ng kanyang tatay at patayin. Pinigilan nito ni Alberto. Mabuti na lang at umayon at kumalma ang magkapatid. Sinabihan niya kasing magtulungan sila. Ito ang pinaka-importanting gawin. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Ella na pupuntahan niya ang bahay ng kanyang tatay at mag-oobserba sa mga kinikilos nito. Ngunit bigla na lang may dumating na dalawang tao. Isang matanda at isang binata. Nakasuot pang desente at may dalang malaking sobre. Inabot ito kay Alberto at pagkabukas niya, isang abiso na nabili na ang katabing lupa. Pinakita pa ang dokumento na may perma ni Edwin. Nang galaiti sa galit si Alberto, habang si Ella naman ay pinunit ang papel at sinabing walang respeto. Ang sabi ng dalawang lalaki, wala silang magagawa dahil napag-utusan lang. Sa katunayan, mga ilang oras lang ay may dumating pang isang babae. Ito ang nakabili ng lupa na mas lalong ikinagalit ng grupo. Ngunit hindi nila mapagbubuntungan ng galit ito sapagkat wala namang kasalanan ang bumili. Hindi nagsalita si Ella. Mabilis itong naglakad at nagpunta sa kakahuyan. Sinundan naman siya ni Alberto. Ngunit bigla na lang nawala ang dalaga. Sobrang bilis. Hinalughog ni Alberto ang kakahuyan ngunit hindi niya ito makita. Napagtanto ng binata na ginamit ni Ella ang katangian upang makarating kaagad sa lugar. Sasabihan niya sana si Paolo. Ngunit napag-isip-isip niya na mas lalong magiging mahirap kung sasabay pa ang kapatid. Kaya naman sumakay na lang si Alberto patungo ng Isabela. Gabi na nang makarating siya sa lugar. Alam niya kung saan banda nakatira si Edwin. Malapit sa tanyag na ilog at talon. Sumakay ng motor ang binata at mayigit isang kalahating oras ang biyahe bago nakarating sa lugar. Nagtanong-tanong siya kung kakilala ba nila si Soledad at kung saan ito nakatira. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam. Hanggang sa merong nagsabi, kung ang itinutukoy ng binata ay ang mag-asawang bagong salta sa lugar, tinuro nito ang daanan patungo roon.
Ay, hindi naman kasi namin kakilala yung mga sinasabi mo. Pero dumiritso ka lang dyan. Hindi kalayuan. Tandaan mo yung ilog na yan. Doon mo makikita yun. Uwi ka ng tao. Hindi na nagsalita pa si Alberto at kaagad nang kumilos. Sobrang dilim at tahimik sa lugar. Ang naririnig niya lang ay ang tubig sa ilog at mga kulisap. Hanggang sa may nakita siya sa unahan. Ito yung kubo kung saan sila nanatili ni Ella. Sa mga sandaling ito, gumaan ang pakiramdam ni Alberto sapagkat inaasahan niyang makikita si Ella sa lugar. Pinuntahan niya ang kubo ngunit walang tao. Kaya naman dumiretso siya sa bahay ni Edwin. Hindi natatakot ang binata. Kahit alam nitong napapalibutan ng poder ang lugar na sinasabi ni Ella. Seryoso lang ang mukha at nagtataka kung bakit wala siyang nararamdamang kakaiba. Payapa ang lugar at nakita niya ang bahay ni Edwin na bukas ang ilaw. Nagbuntong hininga ang binata. Tumingin sa paligid at nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa makarating siya sa bakuran, inobserbahan niya muna ang buong lugar. Nakita niya ang pwesto kung saan siya bumagsak. Ilang sandali lang, walang pahintulot na pumasok ng bakuran ng binata. Napakunot ang mukha, dala ng pagtataka dahil wala doon si Ella. Kumahol ang mga asong nakatali sa kamalig. At dito na nagbukas ang pintuan ng bahay. Lumabas si Edwin. Singkit matang tinanaw kung sino ang bisita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hoy, lumabas ka ng bahay at sabihin mo sa akin kung nasan si Ella. Wika ni Alberto. Ah, sino ba tong batang to? Ay, oo. Ikaw pala, Eho. Ang lakas ng bituka mong magpakita dito. At sa ganito pang oras. Si Ella baka mo, yung dalaga kong anak, e ano namang gagawin nun dito? Wika ni Alberto. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. At saka, huwag mong ang tawaging anak si Ella. Hayop kang matanda ka. Pinatay mo yung sarili mong pamilya. Pinatay mo ang puso't damdamin nila. Pinatay mo din si Manang Clarita. Demonyo, makasarili, at napakahalang ng bituka. Wika ni Alberto. Ano ka mo, pinatay ko si Clarita. Aba, namatay pala siya. Eh, hindi ko alam. Pero masaya ako sa sinabi mong balita. Wala nang hahadlang pa sa akin. Yun ang dapat mangyari sa mga taong humahadlang sa akin. Wika ni Edwin at hindi na nakapagpigil si Alberto. Kwenelyohan niya ang matanda at tinulak sa dingding. Tinitigan niya ang mga mata sa malapitan at sinabing magsisisi ang matanda. Tinapik naman ito ang kanyang kamay. Sinipa sa hita kaya napaatras ang binata. Anong magsisisi ang sinasabi mo? Baka nakakalimutan mong nasa poder kita. Nasa teritoryo ka ni Soledad. At baka ikaw ang magsisi. Ang kapal din ang mukha mong pagsalitan ako ng ganyan, ano? Mabuti na lang at wala dito si Soledad. Kung hindi, kanina ka pa hindi humihinga. Wika ni Edwin at muling sinipa si Alberto. Tinamaan ang binata sa paa. Gumanti naman ito ng sapak. Nagbuno ang dalawa. Nagpagulong-gulong sa lupa. Hanggang sa madaganan ni Alberto si Edwin. Paulit-ulit niyang sinasapak ang muka. Inumpog sa lupa ang ulo hanggang sa manghina. Dito na tumayo si Alberto. Sinipa niya sa sikmura si Edwin. At sinabihang mabuti na lang ay may kaunti pa siyang awa. Dahil kung hindi, siguradong papatayin niya ito. Pinasok niya ang tahanan.
Nakita niya ang napakaraming itim na kandilang nakatirik sa sahig. At sa kanto ng sala, yung daan patungo sa kusina, may kandila din sa bukana patungo sa loob ng kwarto. May kakaibang bagay pa siyang nakita sa sahig bukod sa kandila. Parang mga tangkay na baging na ginawang manika. Nakaramdam ng takot ang binata. Dahil sa tabi nito, kutsilyong may bakas pa ng dugo. Ilang sandali pa, narinig ni Alberto ang boses ni Ella sa labas. Mabibigat na salita ang binibitawan niya kay Edwin. Mabilis na lumabas ng bahay si Alberto at nakita si Ella na sakal-sakal ang kanyang ama. Sabi ko na nga ba dito yung punta mo eh. Pero tama na yan. Sapat na yung tinamo niya sa akin. Nasaan ba yung kalaguyo niya? Wika ni Alberto. Kulang pa yan eh. Dapat tinuluyan mo na. Buisit ka. Ama pa naman kita pero hindi mo ko tinuring na anak. Pinatay mo pa si nanay. Nasaan si Soledad? Magsalita ka, nasaan yung bruhang yon? Wika ni Ella. Hindi ko alam. Baka nandyan lang sa tabi-tabi. O bakit? Bakit hindi mo ko patayin? Naawa ka ba? Wika ni Edwin. Binitawan ni Ella ang tao at sinabihang papahirapan niya muna ito bago patayin. Nagmungkahi si Alberto. Tignan ang mga bagay na nakita niya sa loob ng bahay at kung ano ang mga ito. Hindi na nagsalita pa si Ella. Pumasok ng bahay at nanlaki ang mga mata. Nakita niya ang mga nakatirik na kandila. Isang uri ng ritual na nagpapalagay ng poder sa paligid. Mabuti na lang walang ilaw ang kandila kaya patay na ang poder. Gawain niya ng animal na mangkukulam. Yang manika, kombinasyon niya bilang parusa sa poder. Yan yung dahilan kung bakit ka bumagsak sa lupa at dumugo yung ilong mo at mga mata. Malakas siya. Ang problema, wala siya dito sa bahay. Kanina ko pa napansin ang pagdating mo. Inaantabayanan ko lang na lumabas si Soledad. Pero sige, tanggalin natin yung mga kasangkapan. Tulungan mo ko. Ilabas natin lahat at sunugin. Nakikita mo ba yung itim na rebultong yan? Kunin mo yan pati na din yung bote. Makakatulong yan para pahinain si Soledad. Hindi na nagsalita pa si Alberto. Mabilis nitong pinagdadampot ang mga gamit. Lahat ay tinumpok niya sa labas. Habang si Ella naman, naupo sa sahig at bumubuka ang bibig. Nagbibitawang dalaga ng pambasag. Hanggang sa matapos na sa ginagawa, dito na nila sinunog ang mga kasangkapan. Nanonood lang si Edwin sa mga sandaling ito, nakangiti at tila nang aasar pa. Hindi nila pinapansin. Nagpatuloy sila sa ginagawa. Hanggang ilang sandali lang, nakarinig sila ng malakas na pagsigaw sa hindi kalayuan. Dito na sinabi ni Ella na dumating na si Soledad ngunit hindi lumalapit. Tumawa ng tumawa si Edwin. Nainis na si Alberto, kaya pinuntahan niya ang matanda at inambahan ng sapak. Sige, tuloy mo! Nakakatawa kayo. Sobrang nakakatawa! Wika ng matanda at biglang nagbago ang itsura. Nanlaki ang mga mata ni Alberto. Naging mas matanda pa ang itsura ni Edwin. Pumuti ang buhok. Humaba ang balbas at bigote. Muli itong nagsalita. At ayon sa kanya ay matagal nang patay si Edwin. Tumawa ito ng tumawa. Habang ang dalawa naman ay hindi makapaniwala. Isang taon na ang lumipas. Lumapit sa akin si Edwin. Gustong magpatulong na linlangin ang isip ng nanay niyong si Clarita. Gusto niyang umayon ito sa pagdanais ni Edwin na ibenta ang lupa. Tinulungan ko naman pero ang kapalit ay isang buhay.
Hindi niya alam na buhay niya pala ang kinakailangan ko nung araw na lumapit siya. Ako si Ordana, ang bagaytang mangkukulam na taga Mindoro. Marahil hindi niyo ko kilala. Pero nga pala, si Soledad ang nagbigay ng sumpa sa'yo, Iha. Ito ay dahil sa pinagagawa ng nanay mo noon. Abay, gumagawa ba naman ng hakbang para patumbahin ang nasa likod ni Edwin? Kaya ayun, ang ginawa niyang mga insekto ay pinatong ni Soledad sa ulo mo. Para mas maging kompleto ang kalaman niyo, sa unang kahilingan ni Edwin, ang kapalit ay ang kanyang kabit. Walang kaalam-alamang babae na mamamatay pala siya sa loob ng 13 taon. At oo nga pala, hindi kulam ang pumatay sa nanay mo. Pero tama ka, kami ang salarin. Bukod sa pagiging mangkukulam, may malakas na aswang si Soledad. Kaya wala siya ngayong gabi. Mag-iingat kayo dahil nasa paligid lang siya. At ikaw lalaki, bakit hindi mo tuloy yung balak mong gawin? Nang makita mo na babalik sa sarili mong mukha ang kamao mo. Subukan ba ng lakas ang gusto nyong maganap? Walang problema. At kahit sirain nyo ang lahat ng gamit, ikaw ang pinakabertod, Iha. Ang bertod ng dugo ng puting mangkukulam na dumadaloy sa'yo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Muli, abangan natin ang susunod na episode ng ating kwento. Huwag nating kalimutang sagutin ang tanong, ako ay may kaibigan, ngunit nawawala sa dilim. Ano ito? Yan lamang, mga kabayan. Muli, maraming salamat. Paalam.